Hi guys! Welcome back to my channel! Today, meron po tayong client na 2024 Toyota Hilux GR Sport. Itong Hilux po nila, 1 week pa lang po. Pero gusto ni client, i-upgrade po yung stock na gulong. Ang size ng stock mags po nito, size 17. Tapos yung gulong, 265/65R17. So i-upgrade lang po natin to sa 265/70R17. Tapos ang gagamitin po natin yung stock mags. So tara, samahan niyo po ulit ako. Ito po yung ipapalit nating gulong, itong BF Goodrich KO2. Ito po yung all-terrain. Pwede po siya sa highway at pwede rin pong pang off-road. Ang size po nito, 265/70R17. Sa ganitong size, meron siyang white letter. Tapos meron pong 10 ply rating. Ang production date po nito, 2023. So bago po itong gulong na to. Ang price po nito, nasa 17,500 po ang isa. Message nyo lang po kami sa aming Facebook page para po sa discount. So ito pong BF Goodrich KO2, tinapat po natin dito po sa sasakyan po niya. Maganda yung kakalabasan nito. So ang gagawin natin, i-test fit muna natin siya para makita din po ni client. Syempre pag mag-test fit po tayo, uunahin po natin dito sa harapan para ma-check mamaya kung sumasayad yung ganitong size na 265/70R17 dun po sa mudguard at sa fender liner po. Ito po, ipipress na po natin yung gulong, tapos mamaya-maya, di-dismount na po natin siya. Tapos ikakabit na po natin yung bagong gulong. Actually, marami pong nagre-request na mga viewers at mga client na gusto makakita ng 2024 na Toyota Hilux GR Sport na gamit po yung stock mags. Tapos i-upgrade lang po yung tires. So dito sa video na to, makikita na po natin kung ano yung itsura pag gulong lang po yung pinalitan. Napansin ko dito sa 2024 na Hilux GR Sport, medyo malapad po yung fender flare nito kumpara dun sa 2023 Hilux GR Sport. Yung stock ng gulong ng 2024 GR Sport, medyo maliit po yung clearance dun sa mudguard. So mamaya, i-check po natin yan. Kasi maglalagay po tayo ng mas malaking gulong. Ito po, imamount na po natin yung BF Goodrich KO2 265/70R17. Ang overall outer diameter po nito, nasa 31.6 inches. Tapos yung stock tire, ang overall outer diameter po niya, nasa 30.6 inches. So mas mataas ng 1 inch. Itong ikakabit po natin ngayon.
bago po natin ikabit yung gulong, papakita ko yung bumper nito at yung mudguard. So dito sa may bandang bumper, check po natin yung fender liner po dyan. Kung sasayad po yung gulong. Dyan po kasi sa harapan, malaki po yung clearance. Ngayon, dito sa bandang mudguard, medyo maliit po kasi yung wheel clearance dito. Mamaya, i-check po natin. Ngayon, ikakabit na po natin yung gulong dito sa harapan. Tapos, i-check po natin kung sumasayad po siya. So, pag full turn dito sa may bandang harapan, napakalayo po ang laki po ng clearance. Dito po sa mudguard, pag pihit pa lang, sumayad na po agad. Dahil gusto ni client yung ganitong size, so gagawan po natin ng paraan. Ang gagawin po natin, itutulak po natin yung mudguard. Tatanggalin po muna natin yung gulong, tapos i-adjust na po natin agad yung mudguard. Tinanggal muna natin yung mudguard. Kasi dito sa loob ng fender liner, meron po tayong tutupiin po dyan para maitulak po yung mudguard. Kasi pag hindi po natin tinupi po yan, kahit anong gawin po natin, hindi natin maitutulak yung mudguard. Binalik na po natin yung mudguard, tapos lalagyan po natin ng cable tie. Ito po, na-adjust na po natin yung mudguard. Ngayon, ikakabit po natin yung gulong. Tapos, i-check po natin siya kung sumasayad pa rin po. Dito sa may bandang bumper, wala po siyang sayad dyan. Actually, wala tayong ginalaw dyan. Ngayon, dito po sa mudguard, hindi na po siya sumasayad. Napakalayo na po. Ngayon, i-double check din po natin yung stack upper control arm nito. So ito malayo siya, so safe yung ganitong size. So okay na po kay client. So tatanggalin ulit natin yung gulong, tapos i-wheel balance na po natin siya. Tatanggalin na rin po lahat ng gulong, tapos ikakabit po natin yung bagong gulong dun po sa stack mags. Dun po sa mga magtatanong kung maglalagay tayo ng wheel spacers po, syempre mas lalong sasayad po. Pwede po tayong maglagay ng wheel spacers pag ang size ng gulong na ilalagay po natin, 26565R17 lang po. Same size ng stack. Pero kung ganitong size na 26570R17, tapos mag-wheel spacers po tayo, pwede tayong maglagay dyan ng mga kahit 25mm. Ang gagawin po natin, i-adjust na lang po natin or itutulak yung mudguard. Pag naglagay po kasi tayo ng 25mm, halos papantay na po siya sa fender. Ngayon, paggagamit po tayo ng aftermarket na mags, kagaya ng mga Puel, VLF at Black Rhino, pag size 17, ang tamang size po dyan, 26565R17. Tapos kung size 18 naman, 26560R18. Tapos pag size 20, 26550R20. Itong size na 26570R17, tapos dun sa kinakabit po namin sa Conquest, gamit yung stock mags na 18 na naka 28560R18, same height po dito sa 26570R17. Ito po, tapos na po yung installation. Ngayon, i-check natin yung gulong. So, kahit naglagay tayo ng 26570R17, hindi po siya pumantay sa fender. Pero kung maglagay tayo ng wheel spacers na kahit 25mm, halos pantay na po siya. So, ito na po yung Hilux GR Sport na 2024. Gamit po yung BF Goodrich KO2 26570R17. Syempre, bumagay po yung gulong dito po sa stock mags. At syempre, bagay na bagay din po sa Hilux nila. Para na rin siyang naka-aftermarket na mags. Kung meron kayong mga katanungan,
mga inquiries, pwede nyong i-comment po dito sa baba or i-message po kami sa aming Facebook page, RNH Tire Supply. Mayroon po tayong Fairview Branch at Calasiao Branch. So hanggang dito na lang po ang video na to. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like and subscribe. Ride safe guys! Bye!